Hi guys! Nandito kami ngayon sa mall kasi bibisita sana kami sa kay mother-in-law kasi na-diagnose si mother-in-law guys ng pneumonia tapos na-ano sa COVID, na-infect sa COVID. So guys, magwa-one week na yung mother-in-law ko sa hospital tapos naawa ko kasi alam mo yun, hirap kasi mag-isa lang siya doon sa hospital. Hindi kami pwedeng pumunta, walang pwedeng makapasok kasi nga bawal dahil nga COVID, kailangan naka-quarantine siya. Pero ngayon okay naman siya. Nung mga nakaraang araw, siguro 2 days ago, and then hanggang kahapon, hirap niyang huminga. Sobrang worried kami kasi si mama pala before may sakit, then parang may operation na siya before about sa something dito sa lungs ata yun. Hindi ko lang magets yung before na sakit ni mama. Tapos yun na nga, dahil sa trabaho niya, nakuha niya doon yung COVID siguro kasi siyempre yung COVID kasi pag matatanda yung target, di ba? Pag matanda na yung tao, tapos kung may sakit din, complication na, komplikado na, tapos dun parang mabilis ma-infect sa COVID. So ayun guys, na-infect siya siguro dahil kasi si mama sa work niya kasi siya palagi kumbaga weekends lang siya umuwi sa bahay, tapos weekdays nasa work siya. So doon kasi guys, marami sila sa parang room na tinutulugan niya doon. Although malaki naman daw yung room na tinutulugan niya doon, pero marami sila. So doon siya siguro na infect. So alam niyo guys, kahapon nag-send si mama ng picture sa group chat namin, family group chat sa Kakao Talk. Parang kasi dito pala guys, parang binutasan siya dito. Tapos diyan pinadaan yung karayong or something na tube na parang nilagyan siya ng dugo, pinaanhon siya ng dugo. Tapos doon pala pinadaan yung dugo ngayon kasi nga hirap siyang huminga, hindi siya makahinga, full of water daw yung lungs niya, ganun daw yung ng doktor sa kanya. So nakakaawa kasi meron siyang tubo dito, sobrang naawa kami. Kaya today, we have time kasi holiday dito sa Korea. Parang naisip namin na pumunta sa hospital kahit sa labas lang kami kasi nagpapadala si mama ng something na gamit niya, mga personal gamit. So, dinala namin. But sa tos hindi kami makapasok dahil nga bawal. Siyempre, mga infected COVID yung nandun sa loob sa hospital. So, talagang dito lang kami sa labas. Tapos si daddy lang doon, binigay niya yung gamit ni mama sa may hospital information. Tapos, ipabigay lang doon kay mama yung gamit. So, ayun guys, alam nyo, medyo nalungkot ako. Kasi siyempre, si mama kasi parang wala naman talaga akong masabi sa mother-in-law ko. Kasi napakabait niya. Lahat naibigay niya. Tapos, alam mo yun, yung simula nung dumating ako dito sa Korea, grabe yung alaga niya. Talagang inano niya ako na anak niya. Kasi guys, si mother-in-law ko, na-meet ko na yan before doon sa Philippines. Kasi nag-vacation yan doon last 2019, I guess. Nag-vacation yan doon sa Philippines, sa Pampanga. Tapos, na-meet ko doon, nakasama ko yan, 1 week siya doon sa Pampanga. Alam nyo, si mama, napaka-ano niya, mapagbigay niya. Kasi first time kong na-meet siya, tapos nagulat ako kasi dinala niya kami sa shopping, nag-shopping kami, binilhan niya ako ng mga bag, ng mga damit, ng mga dress. Tapos, kinain niya kami sa buffet restaurant, na high-class buffet restaurant. Pumunta kami sa hotel, na mayroong rooftop sa taas na may swimming pool. Kumbaga parang nag-banding din, parang ganun. So doon na-feel ko na rin sa mother-in-law ko na sobrang bait niya, sobrang mapagbigay niya, and then sobrang maluho siya ba sa mga nakikilala niya, lalo na pag mabait sa kanya, mabait si mother-in-law ko, super. Ayun guys, talagang pinapanalangin ko talaga na okay siya, na mabilis siyang makarecover. Tapos, ayun, kasi kahit matanda na kasi sila dito guys, yung mga Koreans, senior na, nagtatrabaho pa rin. Sabi ko nga sa kay Honey, sabihan si mama na kailangan niya magpahinga na kasi matanda na nga, 68 na sila ni papa, ni father-in-law ko, tsaka ni mama. Diba? Kailangan nang magpahinga, hindi na kailangan nang magtrabaho. Pero sabi ni Honey, si mama kasi nasanay sa ganun nga. Kapag nasa bahay lang daw siya, yung katawan niya parang nangihina. Kaya gusto daw ni mama, may ginagawa siya araw-araw. So kaya yun, si mama parang napaka-hardworking.
actually guys, lahat naman ng Koreans dito, kahit senior na, nagtatrabaho pa. So, yun yung concern ako sa kanya. Kasi gusto ko, kung gusto niya magtrabaho, yung hindi yung trabaho na araw-araw, yung parang, kung gusto niya magpahinga, pahinga siya. Kung pagod siya, pahinga siya. Hindi niya kailangan pilitin yung sarili niya para magtrabaho. Yun yung sinasabi ko kay Honey, nasabihan si mother-in-law. Sabi ni Honey, alam mo, sinasabihan namin yan si Mama. Pero si Mama kasi, ayaw niya talagang magstay sa bahay lang. Gusto niya may ginagawa nga siya. Kasi pag sa bahay nga lang daw siya, parang nabuburi siya. Tsaka mas lalo siyang nangihina, sabi ng ganun. So, sabi ni Honey, wala kami magawa kasi ganyan yung nasanayan daw ni mother-in-law eh. So, kaya dumating na sa point na na-infect na nga siya. So, ngayon, parang yun nga. So, hindi namin alam kung hanggang kailan siya sa hospital kasi sabi ng doktor, kailangan magpagaling muna siya. 1 week more pa para maka-fully recover si mother-in-law. So, ayun guys, that's why nandito kami ngayon sa labas. Inihintay lang namin si daddy kasi siya na lang mag-isa doon pumunta para hindi na kami doon makapasok sa hospital. Actually, yung hospital malapit lang naman sa mall na kung saan nandito kami ngayon. So, parang lakarin lang ng 5 minutes. Parang ganun. So, ayun, sabi ng daddy, dito na lang kayo. Ako na lang doon para mabilis. Sana gumaling si mother-in-law kasi wala talaga akong masabi sa kanya dahil napakabait niya. Kahit sila ni father-in-law, sobrang bait nila sa akin. Alam niyo guys, dito sa Korea, marami din akong kakilala na sinasabi nila na yung mga Korean mother-in-law and father-in-law, hindi okay yung relationship sa mga ano, daughter-in-law or sa mga sa asawa ng mga anak nila. Hindi okay. Although hindi naman lahat, pero mayroon talagang mga Filipina dito guys na ganun nga. Sa akin naman, iba itong aking mother-in-law and father-in-law. Iba sila kasi wala akong nakitaan na parang ibang trato nila sa akin. Alam mo yun, yung trato nila sa akin hindi iba. Trato talaga nilang anak nila yung trato nila sa akin. So, doon pa lang guys, napaka swerte ko sa kanila. Hindi tulad sa iba dito na nangyayari na yun nga sabi nila, may mga hindi nagkakaintindihan na mother-in-law and daughter-in-law. Marami talagang mga Filipina dito guys na hindi sila nagkakaintindihan ng mother-in-law nila. Totoo yun kasi iba yung ugali ng Koreans. So, pero yung sa akin namang sitwasyon ngayon, okay sa akin kasi napakaswerte ko kumbaga siguro. Kasi nga, trato nila is talagang anak nila. Kung ano yung trato nila sa anak nila, ganun yung trato nila sa akin. So, which is, nagpapasalamat ko kasi nakapamilya ako ng Koreano mababait. Thankful pa rin ako. Kaya medyo nasada ko nung nangyari yun sa mother-in-law ko. Pero ayun nga guys, wala kaming magawa kasi yun na yun, nangyari na. So, ang pinag-pray namin na makarecover siya kaagad. Tapos yun, makapahinga and then makasama namin, syempre. So, ayun guys, yung nangyari ngayon sa amin, sa family namin. So, ayun guys. Nakakalungkot pero fighting, laban sa buhay. Kumbaga pagsubok lang, 'di ba? Kailangan pa rin nating lumaban hanggang sa dulo, 'di ba? So, ayun na guys. Medyo napahaba na yung kwento ko sa inyo. So, maraming salamat guys. I hope susuportahan niyo pa rin kami. And yeah, thank you so much guys for watching. Bye-bye.